ngayon, nandito tayo sa labas ng pamantasang normal ng Pilipinas, Timog Luzon. Sama-sama nating alamin kung ano ang makikita sa loob ni inang pamantasang. I am Hannah Rose Dimopula, the technical staff of PNU South Luzon. And I am Martina Maria Angela Pigazza, the president of PNU South Luzon Student Government. And welcome to Philippine Normal University South Luzon! Sa pamantasan, una natin makikita itong guardhouse. Bago makapasok ang mga estudyante sa pamantasan, kinakailangan munang i-check ng ating mga security guards ang mga bag dahil mayroong polisiya ang pamantasan na bawal gumamit ng single-use plastic. Ayan, ito yung hallway at habang naglalakad ka sa hall, makikita mo ang iba't ibang bulletin boards dito. Dito na dito makikita ang campus site plan. At nandito rin ang ibang facts about PNU, katulad ng PNU Seal, yung ibig sabihin ng PNU Seal, University Maze, University Colors, at yung ating PNU Team. At dito makikita rin natin ang iba't ibang facts about sa PLE. At dito naman ay makikita natin ang bulletin board ng Office of Student Services. At sa katabi naman ay ang Office of the Student Government. Dito naman, sa bandang to, dito natin makikita ang mga announcement ng university at dito naman yung mga activities na ginagawa sa loob ng isang buwan, dito natin yung pinupost. Makikita naman natin sa dakong ito ang canteen at sa taas ng canteen ay ang practice house na ginagamit ng mga HD students. So both teachers and students ay dito kumakain sa ating canteen? Yes ma'am, ang faculty, ang staff at mga students ay kumakain dito sa ating canteen. Okay. So ito naman yung daan papunta sa mga building, iba pang building dito sa pamantasan. So ngayon, nandito naman tayo sa bench area. So Martina, anong ginagawa dito madalas ng mga estudyante? Usually, yung mga students dito kapag free time nila, kapag break time, dito sila tumatambay, nagchichikahan, ayan. Minsan dito sila nagre-review and gumagawa ng mga assignment. So ayun, parang kasi very relaxing kasi yung ambience dito sa mga bench kasi maraming puno, tapos mahangin, ayun, ganun lang. So, sme. Nandito tayo sa Madrigal Building o yung mas kilala bilang tawag na MB. Ayan, meron tayo dito ang kitchen laboratory. Dalawa yung kitchen laboratory natin dito. Ito, nandun yung 1 at ito naman yung 2. Ayan, kasunod na classroom naman, kasunod na room is yung project room. Meron din dyang mga sewing machines na ginagamit din for clothing and construction design. At ang kasunod naman na room, na kasunod ng project room ay ang classroom ng BMC or Bachelor in Mathematics and Science in Elementary Education. Ayan. Ito ang Madrigal Building. At sa bulletin board naman na ito ay makikita natin yung mga programs na ino-offer ng PNU South Luzon, which is the BTLE program and the BMC program. Ayan. So Martina, sabi mo bulletin board to ng BMC at BTLE. Ano bang ibig sabihin ng BMC at BTLE? So ma'am, yung BTLE is Bachelor in Technology and Livelihood Education. Under na yung specialization ng Agri-Fishery Arts at Home Economics. Doon naman sa BMC, ang BMC ay Bachelor in Mathematics and Science in Elementary Education. Okay, I see. Ito naman tayong kasunod. Ayan. Kasunod naman po nito Madrigal Building or MB ay ang Nantes Building. So meron din kasi tayo dito mga pinatawag na PNU Way. Ayan, PNU Once, meron tayong tinatawag na PNU Way. Ayan, doon sa PNU Way natin, yung mga students, dapat dito lang tayo dadaan. Dahil dito, ay madadaanan natin ang faculty rooms, which is hindi pwedeng mag-ingay kapag dadaan tayo dyan. Kaya ang mga estudyante ay dapat dito lamang dadaan. Pwede lamang sila dito dumaan kapag umuulan. Ayan. Since ako'y estudyante pa lamang, dito ako dumadaan sa daanan ng mga estudyante. Ayan, kapag dumadaan tayo dito sa Nantes Building. Ayan, isa sa ating mga PNU Way din ay kailangan tayo ay maglalakad lang sa right side. Yung sinatawag nga natin na keep right. Ayan, dito naman makikita natin yung faculty room. Ayan, may faculty room dyan. Kasunod naman na room nito ay ang Office of Student Services.
kasunod naman ay ang accreditation room. Ito yung mga unang makikita natin dito sa Nantes building. Ayan, so dito naman, kapag yung classroom mo ay dun sa dulo, at kapag nakita mo na may nagkaklase na dito, at saka doon sa kabila, bali ito yung N12 at N13, hindi ka pwedeng dumaan dito. Dapat, kung dun yung room mo sa dulo, iikot ka papunta doon kasi baka makaabala ka din sa mga nagkaklase na. Ayan, yun ang N11, N12, and N13. Ayan, dito sa baba yung mga HE students. Dito naman sa taas, anong mga rooms ang makikita natin? Ay, nandiyan naman ma'am yung mga ano natin. Nandiyan yung ating library. Mamaya makikita natin yung ating library. And may mga rooms din dyan. Nandiyan naman yung room ng Abbey Featured Arts ng first year at saka ng second year. Dito naman sa parting ito, makikita natin ang Lopez National Comprehensive High School na katabi lang ng PNUSN. Yan, yan ang kanilang grounds. Ang oval na tinatawag na ginagamit din ng PNUSN kapag kailangan sa mga activities. Wow! Next. Naglalakad tayo dito sa hallway. Ayan, dito naman sa pintong ito. Ito ay parte para ng library. Ayan, dito naman sa parte ito, ito yung guest room. Dito tumatanggap or dito natutulog yung mga guests kapag may mga dumarating. Ayan. So ngayon naman palabas na tayo ng ating Nantes building. So on for our next spot. Dito, ano naman tawag sa ginagawang building na to? Ayan, yung tawag naman po dyan is yung Innovation Building. Ayan, yan yung first building dito sa Lopez Quezon na may elevator. Ano naman madalas na ginagawa niya dito sa gymnasium? Ayan, yung madalas naman po namin na ginagawa dito sa gymnasium ay yung mga student activities. Merong mga student activities na initiated by the student government. Ayan, meron tayong ginaganap tuwing Wednesday na aerobics. Yung tatawag natin na Wellness Wednesday na tuwing 6 a.m. or 5:45 a.m. ay ginaganap yung aming aerobics. Ayan, meron din ginaganap din ng mga organizational activities. Initiated naman yun by different interested clubs and university chapter organizations. Nakakamiss maging college. Kaya nga ako. No, kaya nga ako. College naman ako eh. Ayun, yun lang po yung mga ginagawa namin. So, minsan nagkakaroon ng mga basketball. Ang mga naglalaro is yung mga students and yung ibang professors na PN niya sa and yun, kasama rin siya sa mga nilinis. So, every Wednesday nilinis din ito ng mga PNUSN students. So, one fact lang po, isa lang ang utility ng PNU South Luzon. One man. Yan, yes, one man. Kasi lahat ng students ng PNU South Luzon ay masisipag po. Yan, every Wednesday nagkakaroon kami ng general cleanup. So, lahat naman pala ng student, yes. Yes po, tulong kami. Yes, tulong. So meron ditong office ng Office of Student Government at ng Torch Publication. Pero hindi muna namin siya may papakita ngayon sapagkat under construction or under renovation ng aming mga offices. So, bali dito naman, kasunod natin pupuntahan na yung administration building kung saan nandun ang office ng ating EDP, yes. Ng Dean, at ng mga director ng mga offices. And nandito rin yung accounting office, cashier, and registrar. Action! Ayan, dito naman tayo sa administration building. So dito, meron dito hagdan. Yung hagdan dito, ang mga pwede lang umakit dyan, kasama yun sa PNU way natin. Ang mga pwede lang umakit dyan ay ang faculty and staff. Siyempre si EDP at saka yung ating team. Pero ang students, doon sa kabilang hagdan lang pwede dumaan. Ayan.
Ayan, dito makikita rin natin yung iba't ibang window. Ito yung window 1. Makikita niyo dyan si Ate Che. Ito naman yung ating window 2, ang ating registrar. Yung ating registrar ngayon is si Dr. Nolly De Ramos. Ayan, yung ating window 3, yung ating cashier, si Ma'am Joy. And yung last window natin, yung ating window 4, ay ang accounting. Ayan. And dito naman yung BDO natin, or yung Business Development Office. Ayan, dito rin yung office ng iba nating mga professors. Dito naman, ito ang ating computer laboratory. Ayan, meron dyan mga PC, at saka meron din dyan mga smart board. For students, you yes. Computer. Yes, o, very open ang ating computer lab. So, ito naman yung pinakamalaking room dito sa BNUSL, yung hall. Ito yung tinatawag natin na iTech Hall. Yung madalas po dyan ginagawa is yung mga forum, yung mga formal events, yung mga kapag mag-represent ng research, ganyan, dyan ginaganap po. Instructional Technology Center, ayan, yan yung meaning ng iTech. So, kasunod naman na office, ayan, Office of the Director for Finance and Administration, ayan. Dito nag-office yung ating Director for Finance and Administration, which is Professor Reynald Cacho. Ayan. Ito. And kasunod naman na office ay yung Office of the Dean for Academics and PLE. So yung ating Dean for Academics and PLE ay newly designated Dean dito sa PNUSL, si Dr. Rodrigo Avellas. Ito naman yung office niya. Good afternoon, sir. Si Sir Rod. Si Sir Rod ang ating Dean for Academics and PLE. So, ayan. So, nandito tayo ngayon sa office ng ating Dean for Academics and PLE na si Dr. Rodrigo Abenes. Nakasagot po yung nagla-lunch. Nag-lunch pa po. Ang kanyang office. Yes, and ako din na technical staff is dito rin ang office ko and yun ang aking table, yun ang aking corner. Yes, at meron din dito, pinto talaga papunta doon sa kabilang room. Mamaya malalaman natin kung ano iba yung kasunod na room next to the office of the Dean for Academics and PLE. Okay, sir, salamat po. Tuloy. So, yung last office na ating i-visit ay ang Office of the Executive Director and Provost, Dr. Lowell Avila. So, ito yung office niya. Kaso, parang mukhang sarado. Oh, bukas. So, yung door na nakita natin dun sa office ni Dean ay door papunta dito sa office ng ating Executive Director and Provost. Ayan. Para sa ating last area, nandito naman tayo ngayon sa quadrangle na nasa harapan lang ng ating admin building. Dito sa quadrangle, dito naman ginagawa ang mga flag ceremony at flag retrieval ceremony. Flag raising ceremony at flag retrieval ceremony. At dito na po nagtatapos ang ating virtual campus tour. Muli ako si Martina Gaza, ako si Hannah Rose Bacula, at maligayang pagdating sa pamantasan.